God. Kay buti ng Diyos, diba? Praise God. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos. Awitin natin muli, praise God. Kay buti ng Diyos, praise God. Patuloy po tayo, itag, i-like, i-share, at mag-subscribe na po tayo sa ating daily life sharing na page. Dahil pinagpala po ng Panginoon ang ating mga buhay, hindi ka ba makapagsasabi ng praise God dahil sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay? Praise God talaga. Dahil binigyan na naman tayo muli ng pagkakataon ng Panginoon na binigyan niya tayo ng pribilehiyo na makabahagi po nitong daily life sharing na ito. Kaya nga po, salamat po sa buhay ng bawat isa na kasama namin, nanonood, sumusubaybay sa daily life sharing. Siyempre, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon kay Pastora Maria Victoria Gagarin Manga. Yan, kay Pastor Ruben Manga. Hello, hello po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon kay Sister Mini Strada Mota.
Yan, happy, happy birthday po sa inyo sa araw na to. Magandang hapon po kay Sister Rosemary Socia. Siyempre, magandang hapon po kay Sister Maria Priscilla Eugenio. Sa lahat po ng mga nanunood, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa international. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon kay Sister Jenica and Janet Chan. Magandang hapon po kay Sister Salvi Siruela, kay Brother Samuel Siruela. Hello, hello po sa inyo. Magandang hapon po kay Sister Maria Cristina De Torres Adan, pinagpalang hapon po. Magandang hapon po from Australia kay Daniel Arizabal Quiachon, kay sa Laguna naman po kay Dr. May Arizabal Quiachon. Hello po sa inyo. Magandang hapon po kay Sister Lichi Bakiran. Yan, magandang hapon po sa inyo. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong mga buhay. Magandang hapon din po kay Sister Ria Lanes Alfiler. Magandang hapon po kay Pastora Maricel Bawa, kay Pastor Peter Bawa. Hello, hello po sa inyo. Magandang hapon po kay Jelma Pala, kay Melchizedek Zerna. Magandang hapon po, magandang hapon kay Brother Sunny Ramiro. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po kay Sister Flor Delisa Rojas Raquel, kay Sister Carol Grimaldo Isaig. Magandang hapon po sa inyo kay Brother Kenny Dagisonan, kay Sister Sally Arizabal Montehermoso, kay Sister Jessica Dagisonan, kay Flor Delisa De Chavez, kay Sister Maria Jessa Jeyocada. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay na pinagpala po ng Panginoon ang ating mga buhay at kay buti-buti po ng Diyos. Magandang hapon din po kay Sister Maricel Bielsa. Magandang hapon po kay Brother Clefton Manila. Hello, hello po sa inyong lahat. Tunay na pinagpala po ng Panginoon ang ating mga buhay. Kaya po continue to like, to share, to tag po. Itag po natin yung ating mga mahal sa buhay para maabot po sila ng mensahe ng Panginoon sa hapong ito. At hindi lang po sa araw to, kundi sa bawat araw po na meron pong daily life sharing. Yan, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Let us continue. I-continue po natin ang pagtatag sa ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon po kay Larry Bautista. Yan, sabi po ni Pastora May Quiachon Campoy. Hello mga kay Daily Life Sharing from Dubai. Yan, from Pastor Dong, Pastor May, and from Jedidiah Campoy. Hello, hello po sa inyo. Hello po, Pastor May. Yes, good morning. Ay, hello din po. Magandang hapon po kay Sister Abby Abogado de la Cruz. Sa lahat po ng mga taga The Risen Generation Church sa Nueva Ecija. Hello po kay LJ Kim. At sa lahat po ng mga tinatag po ninyo at sa lahat po ng mga magre-replay sa daily life sharing, pagpalain po ng Panginoon ang inyong mga buhay. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at naniniwala po ko napakaganda na naman po ng mensaheng kaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang lingkod. Kaya nga po, magpatuloy po tayo dahil meron pong gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Oh, hallelujah, oh God, hallelujah. Muli po sa hapon pong ito, patuloy po nating pasalamatan ang Panginoon. Patuloy po nating awitan ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, O God. Tunay, Panginoon, na walang ibang maitataas kundi ang iyong pangalan lamang. Tunay, Panginoon, na walang ibang dakila kung hindi ikaw lamang. Tunay, O Lord God, na wala kaming ibang dapat pag-alayan ng aming buhay. Wala kaming ibang dapat pasalamatan. Lord, all glory belongs to you. Ang lahat ng papuri at pasalamat, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagluwalhati, Panginoon, wala kaming ibang pagbabalikan, Panginoon, kung hindi ikaw lamang. Lord, inaamin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa dahil kami mahina. Pero dahil kasama ka namin, dahil ikaw, Panginoon, ang pinapayagan naming mamuhay sa aming mga
buhay maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kami pinagtagumpay mo na. Kaya sa hapong ito, muli, Panginoon, ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Habang kami ay may hininga, kami ay magpapatuloy. Habang kami ay malakas, kami ay magpapatuloy na kilalanin ka sa aming mga buhay, Panginoon. At muli, Panginoon, sa hapon na ito, patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy ka naming sasambahin. O Lord God, patuloy na ikaw ang may taas sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasabay, Panginoon, ang aming pagsamba sa ang lugar man kami ngayon, anuman ang aming ginagawa. Lord, patuloy ka naming pasasalamatan sa aming mga buhay. O ikaw ang maitaas, Panginoon, ikaw ang maluwalhati. Hallelujah, Lord. Yes, O God. O hallelujah. Habang may hininga, awitan natin ang Panginoon. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hinga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Awitin natin habang may hininga tayo sumaba. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga, sa'yo ako isasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa puso ko, sa buhay ko. Amen, amen, amen. Salamat, Panginoong Jesus. Sister Charmina, sa buhay mo, na
naranasan mo ba na ikaw ay nakalimutan ng Diyos? Hindi po. Paano mo masabing hindi? Yeah, paano ito kapag wala ka ng pera? Paano kapag wala ka ng pera? Naniniwala kong tapat ang Panginoon. Paano kapag nasa dilim ka? Bigyan mo nga siya ng mic. alam mo kung bakit, ano, kasi ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay tungkol sa God has not forgotten you. You are not forgotten by Him. Amen. No? Napapanahong salita, lalo na ngayon, maraming mga bagay na nangyayari, no? Maraming mga kinakaharap lalo ang tao. Sa totoo lang, di ba, Charmina, hindi mauubos ang problema ng tao. Yung problema mo ba, ubos na? Meron pa po. Hanggat ang tao ay nabubuhay sa mundo. Sige, magbigay nga po kayo ng inyong mga comment yan na habang ang tao ay nabubuhay sa mundong ito, anong kinakaharap, Charmina? Bat ng pagsubok, yes, problema, suliranin, yan po yung pinagdadaanan ng tao. Yan, hindi matatapos, ano? Hindi matatapos ang usapin sa mundong ito hanggat nabubuhay pa tayo, humaharap tayo sa mga ganyan. Iba-ibang pagsubok, iba-iba ang kinakaharap natin. Sabi nga ng Bible, various trials, ano? Iba-iba, ano, different kind of challenges, different kind of problems. Marami man tayong kinakaharap, ang mabuting balita na nais ko pong sambitin sa inyo sa hapong ito. Nandun man tayo sa ganun na kalagayan natin. Andyan ka man ngayon sa ganyang kalagayan mo. Huwag mong kakalimutan, kailanman ay hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Salamat, Sister Charmina. Napakabuti ng Panginoon. Salamat, Pastor Dong, Pastor May. Salamat po sa daily life sharing. Real life, real talk. Daily life sharing. Praise God. Hallelujah. Kaya magpapatuloy tayo. Napakabuti ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap ngayon. At i-remind mo sa sarili mo na remind yourself that God is good. No? Remind yourself that God is faithful. Tapat siya sa iyong buhay. Remind yourself. Paalalahanan mo ang buhay mo ngayon. Itong oras na to ay araw na kung saan na andyan ka man sa iyong kalalagayan, paalalahanan mong sarili mo na may Diyos. No, yung sinasabi ni Charmina kanina na kahit wala siyang pera, sa gitna man siya ng karamdaman, andun man siya sa kadiliman, ay hindi siya kailanman nakalimutan ng Panginoon. Ay, grabe naman talagang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi sa kahirapan, hindi sa kabigatan, hindi sa kalaliman o sa anumang bagay, tayo ay maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya sa Romans chapter 8, hindi tayo kayang ihiwalay sa anumang bagay, suliranin o mga nangyayaring ito sa ating mga buhay. At ito, panghawakan mo kapatid, na ang Diyos, you are not forgotten. That God has not forgotten you. Hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, God is good. Alalahanin mo, sabi ko nga po, alalahanin mo na ang Diyos ay napakabuting Diyos. Hindi kailanman nagpabaya ang Panginoon. Hindi kailanman tayo iniwan ng Lord. Alalahanin mo, God is not a mean God. No? God is not a terror God. Kung ano yung sa tingin mo, hindi na ikaw na nandyan ngayon sa ganyang kalalagayan mo, ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay hindi ka nakakalimutan. Minamahal ka niya, bakit ka niya kakalimutan? Kung ang Diyos na nagmamahal sa atin, kailanman ay hindi lilimot sa kanyang anak. Kung ang Diyos ay na nagmamahal sa atin, kumakalinga sa atin, kung ang Diyos na sa kanya natin ibinibigay ang ating pagtitiwala, masigit sa lahat, kapatid, mas lalo nating panghawakan na ang kanyang katapatan sa ating mga buhay ay hindi nagbabago. He is a good, good God. Remember how good God is. Alalahanin mo talaga
na ang dami mo mang nararanasan, ang dami mo mang complain ngayon, ang dami mong reklamo sa buhay, ang dami mong pinaghuhugutan, marami kang pinaghuhugutan, lalo na sa nangyayari sa iyo, humuhugot ka kung saan-saan, kapatid, maniwala ka, pause for a while, merong pinaparinig, mayroong pinaparating sa iyo ang Panginoon sa umagang ito. Huwag kang susuko. Huwag na huwag kang hihinto. Anuman ang mga sufferings na iyong pinagdaraanan, huwag kang susuko, huwag kang aatras, huwag kang lilihis sa salita ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog na Diyos. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin sa ating mga buhay ngayon. He still God. Ano man ang mangyari, God is God. He is still faithful. He still loves us. Ano man ang mangyari, paniwalaan mo, ang Diyos ay nagtatrabaho ngayon. Ngayon, saan ka man naroroon, nasa ibang bansa ka man, saan ka man, ano man ang iyong pinagkakaabalahan ngayon, andyan ka ngayon sa kaguluhan, andyan ka ngayon sa problema mo, sabihin mo ngayon sa Diyos kung anong problema mo, sapagkat walang ibang magbibigay kalutasan ng problema na yan, kundi ang Panginoon. Dahil mahal niya tayo. God has not forgotten us. Hindi tayo kailanman kinalimutan ng Panginoon. At ano ang sinasabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13? Makita natin ano ang sinasabi ng kanyang salita sa 1 Peter 4, 12. In 1 Peter 4, 12. Praise God. Continue to share, to tag, to invite. Alam nyo, ang pinakamasarap na i-invite, ang pinakamasarap na ipang-imbita, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang pinakamasarap na i-share, ang pinakamasarap na i-tag, ang pinakamasarap, kapatid, na i-alok sa tao, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. In 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, sabi ng kanyang salita, mga minamahal, my beloved, no? Ano yung beloved? Ano yung brethren? Mga kapatid ko sa Panginoon. Ito ay patungkol sa pagtitiis ng Kristiyano. Tayong lahat humaharap sa mga iba-ibang pagtitiis. At dahil napakayaman at napakasagana ng pag-ibig ng Panginoon, ang salita niya ay pinaparating niya. At ang salita ay pinarating niya kanino? Kay San Pedro, kay Apostol Pedro. Sinasabi niya mismo, no, na mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mambibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Tignan mo, kapatid, kung ang nararanasan mo ngayon ay mga problema na dati hindi mo nararanasan, at sa pagdating sa iyo ay ito'y hindi ito ordinaryo, no? This is not an ordinary na circumstances or problem. This is not an ordinary trials na iyong hinaharap. Sinasabi ng kanyang salita na ito'y hindi pangkaraniwan. Pero meron talagang iniaalok ang Biblia para maunawaan at maintindihan natin na sa gitna man na when we are in suffering, sabi niya, huwag kayong magtaka sapagkat ang Diyos, alam niya yan. Nakikita niya. Nakatunghay siya. Ang mata niya ay nakatingin sa atin. At lagi siyang handa para siya ay tumulong sa atin. Laging nakahanda siya. Sabi nga ng Jeremiah chapter 1, 12, God is ready. Ang Diyos ay laging handa to perform His word. Laging handa ang Diyos upang tulungan kanya na sa gitna ng iyong pinagdaraanan, gaano man mabibigat na pagsubok ang dinaranas mo, na tilabaga ito'y mga hindi pangkaraniwang mga pagsubok. Ano yung mga hindi pangkaraniwang pagsubok? Teka nga sandali, mabuti pa yung dati na nararanasan ko, nakakaya ko, pero habang tumatagal, habang ako ay palalim ng palalim, hindi mo ba alam habang ikaw ay palapit ng palapit sa Diyos,
habang ikaw ay palalim ng palalim sa paglilingkod mo sa Panginoon, habang ikaw ay nagdedesisyon na sinasabi mong maglilingkod ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon, no matter what, mas lalo kapatid na sa mga bagay na yan, ikaw ay daranas ng mga pagsubok at ano ang sinusubok sa atin, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Walang iba kundi yung ating katatagan. Walang iba kundi yung ating puso, yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung mga sinusubok sa atin. Kung tayo ba ay haharap sa mga pagsubok na hindi pangkaraniwan, ay kaya pa rin ba natin humarap sa Diyos o kaya pa rin ba natin tumayo sa gitna ng mga di pangkaraniwang pagsubok na ito o magkakaroon pa rin kaya tayo ng pagtitiwala sa Panginoon at ang sinasabi ng kanyang salita in verse 13, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Grabe naman, ano? Hindi ba, Lord, sinabi mo, binata mo na lahat, bakit doon sa salita mo ay kailangang makibahagi kami na may kagalakan? Alam mo ba kung bakit makikibahagi tayo na may kagalakan? Kasi tinapos na niya ito. At kung tayo man ay dumaan doon at harapin man natin at daanan man natin yon, dahil natapos na ng Panginoong Jesus, it is done, it is finished. Kaya nga, kapatid, dito, lalo, sinesearch ng salita ng Panginoon. Lalong sinusuri tayo, sinasaliksik ng salita ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga puso upang doon makikita natin. Dahil kapag ang tao may pagsubok, andun siya sa matinding kinakaharap niya, hindi niya na alam ang kanyang gagawin, doon lulutang kung ano ang kanyang pagkatao. Doon lumulutang yung kanyang mga salita na sasabihin ng tao, bakit ako iniwan ng Diyos? Bakit ako iniwan ng Diyos? Sa gitna ng aking mga problemang ito, akala ko ba Diyos ka? Akala ko ba tutulungan mo ako? Akala ko ba hindi mo ko iiwan? Akala ko ba nandyan ka para sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Di ba pangako mo sa akin na bibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan? Abundant life, maginhawang buhay, masaganang buhay. Di ba pangako mo sa akin na giginhawa ang buhay ko? Pangako talaga ng Diyos yan. At yung pangako niya na yan ay tatamasahin ng mga tao. Pero sabi ng kanyang salita sa John 16:33 na ang mga anak niya na nakipag-isa sa kanya ay bibigyan niya ng kapayapaan sapagkat sinasabi mismo ng Panginoong Jesus na hindi ko ipinapangako na nandito kayo sa mundong ito na hindi kayo makakaranas ng mga paghihirap. Kaya sabi niya, makikibahagi talaga kayo doon sa aking mga naranasan. Madadaanan niyo yan. Pero ano ang mabuting balita? Dito ipinapakita ng Panginoon, God has not forgotten us. He never forsake us. He never forgotten us. And always, you are not forgotten by God. Dito niya ipinapakita na mandun ka man sa ganong kalagayan mo, pero may pinalaman ang Diyos doon. Meron benepisyo doon, may provision doon. Andun man tayo sa gitna ng ating pinagdaraanan, may pangako ang Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, cheer up! Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang panghihinaan ng loob, sapagkat ang mundong ito ay aking napagtanggumpayan. This world is full of tribulation. This world is full of trials, full of persecutions, full of challenges, na kung kailan ikaw ay gumagawa ng mabuti, saka naman, nako, talaga naman ang tukso nandiyan. Talagang tutuksohin ka para ikaw ay talagang mawala doon sa kabutihan na yon. Ang daming pamamaraan ng kaaway upang ikaw ay linlangin. Ang daming mga ginagawa ng paligid. Ang dami-dami. At merong mga bagay na ipinapahintulot din ng Panginoon upang tayo ay kanyang makita kung ano ang kalalagayan ng ating mga buhay. Kaya nga, when you are suffering, sabi ng kanyang salita, huwag mo itong ipagtaka, kundi magpatuloy ka sa pagsasaya. Biblia nagsasabi, nandyan ka. Kaya ano ang tingin sa atin ng mundo? May problema na siya, para siyang baliw. No?
may nakakaya niya pang magsaya. Nagtataka yung mga tao sa paligid natin. Kahit na nandun na tayo sa gitna ng suliranin natin, hindi na tayo parang hindi na tayo makaahon pa, hindi na tayo makahinga, pero andun pa rin yung kagalakan. Alam mo ba kung bakit nandun yung kagalakan? Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos na sinasabi niya, oo, may problema ka, pero wag mong aalisin yung kagalakan sa iyong puso. Oo, haharap ka sa mga bagay na yan. Dahil anong sinasabi ng Lord? Praise God, makikibahagi ka sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan at kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Kasama pala tayo ron na pagkatapos ng mga kahirapang ito, pagdurusang ito, lahat ng mga paghihirap na to, may pangako ang Panginoon sapagkat sino ang magbibigay kalubusan ng kagalakan kapag nahiyag na ang kanyang kaluwalhatian. Praise God! Hindi mo ba alam na sa gitna ng iyong problema ay may pagpapalang inilaan ng Diyos dyan, na sa gitna man ng iyong kinakaharap, meron talagang inilaan ng Panginoon at ang sinasabi ng kanyang salita, hindi kita kailanman makakalimutan. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, tutulungan kita. At kaya nga ang Lord, punong-puno siya ng kanyang mga salita na kanya itong ibinibigay, idina-download sa atin upang ang anumang salita na ating naririnig. Praise God, tayo mismo, ano ang ating role? Ang role natin, kailangan natin na i-act. Ano? Gawin natin kung ano yung mga salitang ating naririnig sa Panginoon. Gawin natin. Sabi ko nga po, ang mundong ito puno ng pagdurusa. Puno ng kasalanan. Puno ng kamalian. Pero salamat sa Lord sapagkat andun man tayo sa gitna ng mga bagay na yon, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. And God has not forgotten you. Naririnig mo tong salita na to, andyan ka man, umiiyak ka ngayon, punong-puno ang taas-taas ng emotion mo, hindi mo na alam na umiiyak ka na hindi ka nang lumuluha. Nararanasan mo ba na umiiyak ka na hindi mo na wala nang luhang lumalabas sa iyong mga mata? Nararanasan mo ba yung sobrang bigat na ng puso mo sa gitna ng yung kabigatan na halos hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, halos ayaw mo nang lumabas ng bahay, halos hindi ka na makatayo? Why? Because you are flooded by your emotion. Punong-puno ka na, no? Yung ikaw ay bumabaha na yung iyong damdamin. At halos kapag ganito, hindi mo marinig kung anong gustong iparating ng Diyos sa iyo. Hindi mo na kayang matanggap pa. Bakit? Kasi punong-puno ka. Pero ito ang mabuting balita. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kapayapaan ang binibigay niya. Ang salita ng Diyos, kapatid, ay nagpapaalala sa iyo kung gaano kanya kamahal. Ng salita ng Panginoon ay hindi, kapatid, nag-expired. The Word of God has no expiration. And the Word of God is available sa lahat sa atin. Ang salita ng Diyos ay laging nariyan para sa ating lahat. Kaya nga, salamat sa daily life sharing. Ang daming inaabot ng programang ito, ang daming nakakalaya, ang daming nasusolusyonan ng problema, ang daming nagkakaroon ng reconciliation, ang daming gumagaling. Hindi humihinto ang Panginoon na umaabot ng iba-ibang klase ng tao at sa pamamagitan ng daily life sharing, mga kapatid, dito ipinapaalala ng Diyos na kailanman, saan ka man, naroroon, anuman ang iyong kalagayan, kailanman hindi ka nakakalimutan ng Diyos. He never forget us. And you are not forgotten. Maaaring makalimutan ka man ng lahat ng mga tao. Maaaring maging yung tao na natulungan mo ay makakalimutan ka niyan. Maaari, kapatid, na yung nagawan mo ng mabuti nakalimutan ka niyan. Maaari, kapatid, hindi pa malayo sa iyo yan. Kaibigan mo yan, pamilya mo yan, pero ito ang mabuting balita. Makalimutan ka man ng tao, pero ang Diyos na lumikha sa iyo kailanman ay hindi ka niya makakalimutan. He never forget us. Hindi niya kailanman kakalimutan ang anak niya
Dahil anak niya tayo. At ano yung assurance na to, kapatid? Ano natin malalaman ng assurance na tayo hindi nakakalimutan ng Panginoon? Kapatid, hindi mo ba alam na kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng yung suffering, humaharap ka man sa suffering, ang suffering is a gift from above dahil upang ipakita sa bawat isa at sa lahat ng mga tao, andun ka man sa suffering na yon, ang Diyos ang kasama mo. Kasama mo ang Diyos sa suffering. Kasama natin ang Diyos. Kahit na doon sa panahon ng iyong kahinaan, ano, sa panahon that you are weak, sa panahong mahinang-mahina ka, kasama mo ang Diyos yan. Kasama mo ang Panginoon. Ikaw man ay napagbintangan ng mali, kapatid, kasama mo ang Diyos dyan upang sabihin sa iyo na ang Diyos, He is Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Diyos ay hindi tayo iniiwanan, and God will be with me. Ang Diyos ay sumasa iyo and He never forget you. Ang Diyos ay sumasa atin at ang kasiguruhan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay siyang pinakadakilang handog ng Diyos sa gitna ng ating pagtitiis. Saan ka pa? O, di ba? Praise God. Kaya wag kang mag-stay. Saan? Sa iyong nararanasan. Meron Diyos na handang tulungan ka. Huwag kang mag-stay dyan. Huwag kang manatili riyan. Sapagkat ang Diyos, nakikita niya yung hirap na yung nararanasan. Maliit na hirap, malaking hirap. Kaya ng Diyos na ikaw ay kanyang tulungan. Amen po ba? At dahil ang Diyos ay tutulungan kanya, yung joy na yan, ibibigay niya sa iyo sa gitna ng iyong pinagtitiisan. Saan ka? Ang pinakamasarap yung magtiis ka doon sa pagtitiis na ang Diyos ang nagbibigay. Nagtitiis ka na alam mo na ang Diyos mismo ang kasama mo doon sa iyong pagtitiis. Ang Diyos mismo ang kasama mo, siya ang nagre-refresh sa iyo, siya mismo ang nagpapalakas sa iyo, at sa gitna man na ikaw ay takot ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo, ang Diyos pa rin ang magliligtas sa iyo. Kaya nga in Isaiah 41 verse 10, sabi niya, yes, hallelujah. Do not be afraid, sabi niya. Do not fear. Huwag kang matatakot. I am your God. Tingnan mo, kung itong salita na ito ay sinasabi niya na sa gitna ng iyong katakutan, meron ka mang kinatatakutan, mismo nagpapahayag siya na sinasabi niya sa iyo na huwag kang matatakot, kasama mo ako. I am with you. Kasama mo ako sa gitna ng iyong pagtsatsaga, sa iyong gitna ng iyong pagtitiis. I am with you. I will be with you. At ano pang sinasabi niya, ang dami niyang pangako. At yung mga pangako na to ay para sa iyo. Sa gitna ng iyong pagtitiis, nagtitiis ka, may karamdaman ka, nahihirapan ka, may problema ka, nabibigatan ka, wala ka ng rest, hindi ka na nakapagpapahinga sa dami ng iyong problema. Kapatid, ito ang iniaalok ng salita ng Panginoon at inaalok ka niya. Come, halika. Huwag kang matakot. Kasama kita. Hindi kita iiwan sa kahirapan mo. Hindi kita iiwan sa gitna man ng iyong kaguluhan. Ililigtas kita, sabi ng kanyang salita. Natatakot ka, sinasabi ko sa iyo, ako ang iyong Diyos. No? I am with you. Do not be discouraged. Ang daming mga bagay sa mundong ito na nakakadismaya. Ano yung mga bagay na nakakadismaya sa'yo? Ikaw nakakaalam. Alam mo kung ano yung mga bagay na nakakapagpadismaya sa'yo, no? Ikaw ang mismo na nakakaalam kung anong kinakaharap mo ngayon. Anong ang sabi ng kanyang salita? Praise God. Do not be discouraged. I am God. Sabi ng kanyang salita, huwag kang madidismaya. Huwag kang madidismaya sa kaguluhan na nangyayari. Huwag kang madidismaya sa gitna ng kagipitan mo. Huwag kang madidismaya sa gitna ng problema mo. Huwag kang madidismaya sa gitna ng pagtitiis mo. Magkaroon ka ng kagalakan sapagkat ako ang iyong Diyos. Grabe ang Panginoon, no? Ang tiyaga-tiyaga ng Diyos sa atin. Kaya paano mo sasabing nakalimutan ka ng Lord? E mismong
kanyang salita. Mismong sinasabi niya na ililigtas kanya. Mismong sinasabi ng kanyang salita in Psalm 107 verse 20 na pinapahatid ko, ipinararating ko ang aking salita upang ikaw ay aking pagalingin. Ipinararating ko ang aking salita upang ikaw ay aking iligtas sa kaguluhang iyong hinaharap. Ipinararating ng Panginoon at dahil ipinararating ng Panginoon, paano mo sasabihin nakalimutan ka ng Panginoon? Paano mo sasabihin ngayon na hindi ka na naaalala pa ng Diyos? Paano mo masasabi na ikaw, kapatid, iniwan ng Panginoon? At paano mo masasabi kung ang salita na naririnig mo ngayon ay nagpapaalala sa'yo na sa gitna man ng iyong pagtitiis sa mabibigat mang pagsubok na dinaranas mo at mga pagsubok na yan ay hindi mga pangkaraniwan? Kapatid, ito ang ipinaparating ng Diyos sa iyo. Alalahanin mo siya. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi kanya iniiwan at lagi kanyang inaalala. God cares for you. Grabe talaga kung lumingap ang Diyos. Grabe kung paano yumakap ang Panginoon. Grabe kung paano tumulong ang Diyos. Grabe kung paano tayo alalahanin ng Panginoon. Inaalala tayo ng Panginoon. Sa gitna na ikaw ay natatakot, inaalala ka ng Diyos. Sa gitna ng iyong pagtitiis, inaalala ka ng Panginoon. Sa gitna ng ikaw ay umiiyak, inaalala ka ng Panginoon. Ang tanong, pag masaya ka, naaalala mo ba siya? Kaya sabi niya, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Saan nang gagaling ang true joy, ang real joy? Saan nang gagaling ang totoong kagalakan kapag ka sa panahon ng kagipitan at pagtitiis mo at sa panahon ng pagtitiis, paghihirap mo? Praise God, merong Jesus na magbubuo ng lubos na kagalakang yan. At ano ang dahilan para mahiyag ang kanyang kaluwalhatian? Hindi pa rin para sa atin. Wag nating pahintuin para sa atin yun. Kaya may mga ganyang pagkakataon, hindi para sa kaluwalhatian ng tao, kundi sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Para sa Kanya. Kaya nga, itong salita na ito, no, kung nadidismaya ka, ako ang Diyos. Kung natatakot ka, ako ang Diyos na kailanman ay hindi nang iwan sa iyo. Kung nangihina ka, I will strengthen you. Palalakasin kita. Praise God. Kung may pangangailangan ka, I will help you. At kung meron ka mang pinagdaraanan, ikaw man ay nalulupaypay, nandyan ka sa iyong kalagayan, ito ang mabuting balita. I will uphold you. And I will uphold you in my righteous right hand. Saan ka pa? Kanino ka magpapakalong? Sino ang pagkakalungan mo? Kanino ka huhugot ng lakas mo? Kanino ka lalapit? Kanino ka tatayo? Kanino ka magtitiwala? Kanino mo ibibigay ang buhay mo sa Diyos na kailanman ay lagi kang naaalala at hindi ka iniiwan sa Diyos na siyang magtatanggal ng iyong takot, pangamba at pag-aalala sa Diyos, kapatid, na nangangako na siya ay tutulong sa'yo, bibigyan ka ng lakas, palalakasin kanya sa gitna ng iyong kahinaan, paggagalingin kanya sa gitna ng iyong karamdaman, at ang Diyos ang siyang magdi-deliver sa iyo in times of your trouble. And ito yun, God will uphold you in His righteous right hand. Kanino ka magpapakubkob? Kanino ka magpapasakom? Sino yung mga tao na nagsasabi na nakalimutan na ako ng Diyos? Yung mga tao na tumatanggi sa alok na tulong ng Panginoon. Sa mga tao na sila ay puspos lang ng kanilang mga sarili, sariling kagustuhan, yung kanilang sariling lakas. Sino yung mga tao na nakakaranas ng mga ganitong mga kabigatan? Dahil, kapatid, wala roon ang Panginoong Jesus sa kanilang kalagitnaan. Sino yung makakatulong sa iyo? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus na siyang magbibigay ng joy sa gitna ng iyong discouragement. Nadidismaya ka, pero yung joy ng Lord, ibibigay niya. Praise God. Nalulungkot ka, God will turn your mourning into joy. Andyan ka man sa pagluluksa mo, andyan ka man sa pagdurusa mo, nadidismaya ka man, praise God.
kayang i-reverse ng Lord ang lahat ng bagay. Yung pangit, kaya niyang pagandahin. Yung pangit, yung kahirapan, kaya niyang palitan ng kaginhawahan. Yung kalungkutan, kaya niyang palitan ng joy. Ano ang magagawa ng iyong pinagdaraanan kung wala ang Diyos diyan? Isama natin ng Panginoon at lagi mong ipapaalala sa sarili mo na ang Diyos ay suma sa iyo. May kasiguruhan diyan sa mga salita ng Diyos. Naghahanap ka ng katibayan, naghahanap ka kapatid na ng pruweba, walang iba ang nagpapatotoo dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At kung ikaw man ay nandiyan ngayon, you are weary, ire-refresh ka ng Lord. Kaya nga kapatid, araw-araw, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, may daily devotion, araw-araw, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, ano ang dahilan, bakit tayo kailangan magbabad sa salita ng Panginoon, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, siya ang nauuna sa atin, siya ang pinapayagan natin manguna sa atin sapagkat ang mundong ito nga ay punong-puno ng pagdurusa. Punong-puno. And sinasabi ng kanyang salita, ano? Doon sa verse 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Grabe, no? Pinagpapala kayo. Hindi ito naintindihan ng mundo. Hindi ito naintindihan ng mga taong walang relasyon sa Panginoon. Yung taong may relasyon sa Diyos, ito yung nakakaunawa nito. Ito yung nakakaintindi nito. Ito yung mga tao na andun man sila sa panahon na nape-persecute sila dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Sa pagsunod, sasabihin nila, antindi, no? Antindi ng pinag-aralan, antindi ng trabaho. Biglang iniwan ang trabaho. Na mape-persecute ka, hindi nila maunawaan, maintindihan na yung pagdidesisyon mo dahil yan sa pagsunod mo kay Kristo. Praise God. Kaya sinasabi niya, pinagpapala kayo kung kayo may kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo. Ano yung sumasa inyo? Espiritu ng kaluwalhatian. Grabe naman. Espiritu ng kaluwalhatian. Anong sumasa iyo? Anong ibinibigay ng Panginoon sa gitna ng iyong paghihirap at pagtitiis? Kagalakan. Ano? Bubuhos ng Panginoon sa puso mo ang kagalakan. At sa paggitna man ng ikaw ay nape-persecute, ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin na sumasa atin ng espiritu ng kaluwalhatian? Sumasa atin ang espiritu ng Diyos at huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw sa larin o pakialamero. Grabe ang salita ng Panginoon. It reminds us, ano, kung tayo man ay nape-persecute dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, okay lang magtiis ka dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Pero kapag ikaw naman ay nagtitiis at iba naman ang iyong ginagawa, ano, nang sinasabi ng kanyang salita, huwag mangyari, huwag nawang magdusa ang sino man sa inyo. Bakit? Dahil nakapaloob doon, ano, yung kamalian ng tao, yung pagpatay ng tao, yung pagnanakaw, maging salarin, o yung pakialamero. Andiyan pati yung pakialamero, no? Dalawa yung sinasabi dyan. Yung isang klase ng tao na wala ang Diyos sa kanya. Na sa isang taong mamamatay tao, nasa kanya ba ang Diyos? Wala yun, wala. Sa taong nagnanakaw, nasa kanya ba ang Diyos? Wala. Yung taong ano, salarin, yung taong pakialamero, tingnan mo, maliwanag ang salita ng Panginoon. Din sinasabi niya na huwag nawang mangyaring magdusa. Merong nakalaang dalawang pagdurusa yon. Yung isang pagdurusa na inilaan dito sa mga taong ito ay wala, hindi sila bahagi ng kaharian, ng paghahari ng Panginoon. At sino yung pangalawa na kung ikaw man ay nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano mo, huwag mong ikahiya ito. No? Kaya kung ikaw man tagal nang mananampalataya at ikaw ay itinatago mo yung pagiging Kristiyano mo, ikinakahiya mo ang Panginoong Hesukristo. Biblia nagsasabi, kung ikakahiya natin ang Diyos dito sa mundong ito, sa lupang ito, ikakahiya niya rin tayo. Praise God. At yung isa na nakakaranas man ng pagdurusa, sabi niya, sa halip, pagpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Grabe naman, no?
Ngayon, sasabihin mo ba na nakakaranas ka man ng mga bagay na yan, na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, na ikaw kapatid, nagtitiis ka sa hirap na yan, sa paghihirap na ng iyong kinakaharap, pero dahil sa iyong pagsunod ng mga bagay na yan, anong sinasabi ng kanyang salita? Sumasa iyo ang kagalakan ng Diyos, sumasa iyo ang espiritu ng kaluwalhati ng Panginoon, sumasa iyo ang espiritu ng Diyos, at taglay mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Panginoon. Ano mga hindi na ang Diyos ay nakalimutan kanya? God has not forgotten. Hindi kakailanman nakalimutan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay laging nariyan upang tulungan kanya sa gitna ng iyong kahirapan. Sinasabi ng kanyang salita yan sa verse 14 and 15. Kaya nga, when you are suffering, huwag nawang namang dahil sa paggawa mo ng masama, kundi dahil sa pagsunod mo kay Kristo. And mark this word, God has a good purpose for our suffering. May dahilan ang Diyos. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga matitinding pagsubok na ito, may dahilan ang Diyos upang magbigay ng lubos na kagalakan at kapag nahiyag ang kanyang kaluwalhatian. May dahilan ang Diyos. Praise God. Kung mahal ako ng Diyos, bakit pinapayagan niya ako na magtiis? Kung ako ay mahal ng Panginoon, bakit ko nararanasan ang mga bagay na ito? Kung mahal ako ng Diyos, at kung ako ay hindi nakakalimutan ng Panginoon, bakit nangyayari sa akin ang mga pangit na mga bagay na ito? God has a good purpose for our sufferings. Kaya kapag ang sufferings na yan, meron yan kahulugan. Meron yang, there is purpose, ano? May purpose. Hindi mo sasabing meaningless yan, kundi yan ay merong purpose. Kaya nga, sa gitna man ng iyong suffering, andyan ka, nahihirapan ka, ang daming regret sa puso mo, dumaranas ka sa mga bagay na yan, kapatid, tignan mo, sabi ko nga po kanina, kapag ang tao ay andun siya sa gitna ng suffering niya, dun lumalabas kung anong totoong siya. Diyan lumulutang kung ano yung totoong tayo. Diyan pinalapalutang, diyan sa purpose, diyan sa suffering na yan, ang purpose ay mabuti yung purpose ng Panginoon para doon sa gitna ng ating suffering, palutangin kung saan tayo. Palutangin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, palutangin kung saan nga ba talaga nakaangkla ang ating pananampalataya, palutangin kung ano ang totoong tayo sa harapan ng Panginoon, sapagkat diyan ipinapakita kung ano ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kung tayo ba ay nananalig sa Panginoon, kung tayo ba ay nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo ba sa gitna ng mga bagay na to na ang pangit na nang nangyayari, ay susunod pa rin ba tayo sa Panginoon? Kung ikaw ba ay mamahalin mo pa rin ang Diyos, kung sa panahon ng gitgitan at ikaw ay pinanghinaan ng loob, kanino ka humuhugot ng lakas mo, kung doon sa gitna man ng iyong nararanasan ngayon, you are in that suffering, nandyan ka ngayon, humaharap pa ngayon, sinong gusto mong kasama? Sino yung gusto mong samahan ka sa gitna ng iyong pinagdaraanan? Sino yung gusto mong tatayo sa'yo sa gitna man ng iyong pinagdaraanan? Praise God! Kaya ano sabi sa verse 17? Hallelujah! Napakahalaga, kapatid, na ang sinasabi ng kanyang salita na huwag kang papanghinaan ng loob. Sabi ng kanyang salita saan? Sa John 16:33. Huwag kang papanghinaan ng loob dahil si Kristo ay nasa iyo at kasama mo. Huwag kang papanghinaan ng loob. Dahil kung si Kristo ay kasama natin, walang puwang sa buhay natin yung salitang mahina ako. Walang puwang sa mga buhay natin yung salita na ayaw ko na. Walang puwang yan, sapagkat kailanman ay hindi ka sinukuan ng Diyos. Walang puwang. Kaya nga, anuman yung kabigatan na yung kinakaharap, kapatid, when you are suffering, huwag natin itong ikahiya, kundi gamitin natin ito para itong paraan para maparangalan natin ang Diyos.
Asaan po yan? Nandyan po lahat yung aking nababanggit. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagtitiis, huwag natin itong ikakahiya, huwag mong ikakahiya, kundi gamitin mo itong paraan para maparangalan mo ang Diyos. Amen ba? Para parangalan. Ano? Sabi ng kanyang salita, dumating na ang panahon, tingnan mo, ng paghuhukom at ito'y nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? At tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Grabe ang salita ng Panginoon. Meron po talagang tinatawag na endpoint ng ating mga buhay. Meron talagang paghuhukom na sinasabi niya sa bawat isa sa atin. At accountable po tayo. Accountable tayo sa action natin. Accountable tayo sa salita natin. Accountable tayo sapagkat kung sinasabi mo na ikaw ay nasa sambahayan ng Panginoon, praise God, sinasabi niya na ang paghuhukom ay magmumula saan? Sa sambahayan ng Diyos. Saan magsisimula? Sa atin. At ano yung magiging wakas ng mga taong hindi marunong sumunod? Ano ang magiging wakas ng mga taong ikinahihiya ang mabuting balita? Ano ang magiging, ano yun? Dito maaaring sabihin mo, iniwan ka na ng Panginoon. Bakit mararamdaman mong iniwan ka ng Diyos? Sapagkat kapatid, pag ang tao ay nagpabaya, iniwan ang Diyos. Tayo ang nang iwan sa Panginoon. Sapagkat kapatid, kailanman ang Diyos ay hindi niya tayo iniwan at pinabayaan. At hindi tayo nakakalimutan, kaya may salita, pinapaalalahanan niya tayo upang alam natin na kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin dito, sinasabi ng kanyang salita, yung tao ngang matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, maliwanag na kung ikaw man ay na-persecute, nagsasuffer ka sa pagsunod mo sa Panginoon, praise God, andiyan ang gantimpala na inilaan ng Diyos para sa'yo. Pero paano, ano yung kahinatnan ng mga taong makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya ano sinasabi niya? Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Pangako ng Panginoon. At dahil pangako ng Lord, anuman yung layunin niya, bakit tayo ay nakakaranas ng mga ganitong pagtitiis, nakakaranas ng mga matinding pagdurusa, dahil sa pagsunod natin sa Kanya, sapagkat ang Kanyang purpose ay magbigay ng dakilang karangalan sa Kanya at upang tayo ay lalong magpasalamat na ang Diyos kapatid, nandun ka man, nakakaranas ka man ng kagipitan, nagkakaranas ka man ng kahirapan, ang pangako ng Panginoon ay hindi Kanya nakakalimutan. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Pangako ng Panginoon, kahit lalo nating panghawakan yung kanyang mga salita at maunawaan natin sapagkat kapatid, sa oras na dumating ang mga bagay na ito, sinasabi ng kanyang salita, haharap tayo sa kanya face to face. Haharap tayo. Kaya nga, anuman yung bagay, ano? Yung na ikaw ay nakakaranas ng mga bagay na yan, you are bitter today. Kapatid, kailangan mong buksan ang puso mo upang anuman yung bitterness na nasa puso mo, isuko mo yan sa Panginoon. Panghawakan mo, pagtiwalaan mo ang Panginoon sapagkat nais ng Diyos na ikaw ay kanyang palayain. Nais ng Panginoon na ikaw ay kanyang pagpalain. Praise God. Dahil sinasabi ng kanyang salita, my pain will end one day. Na anuman yung mga sakit na nararanasan natin, sakit na saan nang gagaling ang mga sakit na yan, ano? Pangako ng Lord, your pain will end one day. Hindi mananatili ang sakit na yan sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, papalisin ko ang lahat ng inyong mga sakit at i-restore ko ang inyong kalusugan. I will restore your health.
i-re-restore ng Lord. And I will, sabi niya, I will heal your brokenhearted. Anong sinasabi ng kanyang salita? Andyan ka man sa gitna ng iyong kasakitan ng loob. Andyan ka man na tilabaga ay nag-iisa ka. Pangako ng Panginoon na ikaw ay kanyang pagpapalain. Pangako ng Panginoon na ikaw ay kanyang gagamutin. Ano man yung sakit na iyong nararamdaman, pangako ng Panginoon, sapagkat kailanman ang Diyos na nangako ay hindi kanya kakalimutan. Hindi kakalilimutan ng Lord. Salamat talaga sa mga salita ng Panginoon. Why? Because this is the time of favor na binibigay ng Diyos sa atin. And God continue to speak to His Word. Ang salita niya ay pinaparating niya sa atin. Yung kanyang mga salita, ini-establish niya yung kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Kung paano siya nangako kay Abraham, nangako siya kay Isaac, nangako siya kay Jacob, nangako siya sa mga servant niya. Ang Diyos na nangako sa kanila ay Diyos na hindi nagbago. Sabi ng Malakay, I am God. Never change. Hindi ako nagbabagong Diyos. Hindi siya katulad ng tao na madaling lumimot. Pero ang Diyos na kinakausap tayo ngayon ay pinapahayag niya sa atin. Anuman yung masakit sa iyo, anuman yung nararamdaman mo, anuman yung kabigatan mo, anuman ang kinakaharap mo na pe-persecute ka, andyan ka ngayon sa suffering, ipinaparating niya sa iyo na ang Diyos ay hindi kanya nakakalimutan. Hindi kanya kailanman kakalimutan sapagkat siya ang Diyos na nangako sa ating mga buhay. At kapag, tingnan mo kapatid, kung paano ang Diyos, kung paano niya tayo mahalin, bilang niya ang bawat hibla ng ating mga buhok. Bilang ng Panginoon ang bawat buhangin sa karagatan. Bilang ng Diyos ang bawat bituin sa langit. Kung ang Diyos, bilang niya ang lahat, walang lingid sa Kanya, higit sa lahat, hindi niya makakalimutan ang mga tao na sa Kanya ay nanggaling. May panahon ka man, ikaw ang nakakalimot sa Panginoon, pero ang Diyos, kailanman ay hindi tayo nakakalimutan. Ano nararamdaman mo ngayon? Sino nakakaranas na siya ay pakiramdam niya, nakalimutan na siya ng Diyos? Sino ngayon na nanonood ngayon na sinasabi niya na ang Diyos, hindi na ako nakikita? Hindi na ako, iniwan na ako ng Diyos. Sino yung nakakaranas ngayon na sinasabi niyang nakalimutan na siya ng Diyos? Sino ngayon yung nanonood na ganito ang kanyang dalahin ngayon sa kanyang buhay? Kapatid, in Isaiah chapter, basahin po natin ang Isaiah. Isaiah chapter 49, verse 8. Sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na sinasabi niya, sinabi po pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Today is the day of salvation. Today is the day na ang Diyos ay tutulong sa bawat isa sa atin. Siya ang Diyos na mag-iingat sa atin. Sabi ng kanyang salita, ito ang araw ng pagliligtas. Ito ang araw ng sasaklolohan tayo ng Panginoon. Ito ang araw na iingatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkasundo sa tao. Wow! Sabi niya, sinaklolohan kita, iingatan kita, at sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin na nakakapasong init sa disyerto sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan.
pakinggan po natin. Anong sabi niya? Sila'y gagabayan. Amen? Darating ang bayan ko, buhay sa malayo. Gayun din sa Sebene, sa Timog. Sabi ng kanyang salita in verse 12 and verse 13. O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka. Gayun din kayong mga bundok. Sapagkat inaaliw ni Yahweh ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinakahabagan. Sa verse 14, ngunit ang sabi ng mga Jerusalem, taga Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Ano ang sagot ng Panginoon? At ito yung sagot niya sa ating lahat. Yung keyword in verse 15, ang sabi ni Yahweh, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak, hindi kaya niya mamahalin ang sanggol niyang inulwal. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, Israel, hindi kita malilimutan. Sambitin mo yung pangalan mo riyan. Yaan ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. At anuman ang sitwasyon mo ngayon, sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi kanya malilimutan. Inulit-ulit na salita, hindi ka malilimutan ng Panginoon, sapagkat doon sa verse 16, mga kapatid, hawakan natin ang kanyang salita. Ang pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Wow! Paano kanya makakalimutan? Eh, yung pangalan mo, in-engrave na niya sa kanyang palad. Ganyan tayo, inaalagaan ng Lord. Ganyan tayo, minamahal ng Panginoon. Ganyan kanya. Ganyan niya tayo, niyayakap. Ganyan niya tayo, tinutulungan. Ganyan tayo, kinakalinga. Ganyan niya tayo, binabantayan. Ganyan niya tayo, inaalagaan. Sapagkat, kapatid, yung pangalan natin ay nakaukit sa palad ng Panginoon. At sino yung inukit niya? Yung pangalan ng bansang Israel. Sino yung bayan niyang pinili? Ang bayang Israel. At salamat sapagkat naiugpong tayo riyan. Kaya nga, kapatid, anong dapat mong katakutan? Yung mga katagang yan, yung mga salita na yan, sinasabi ng Jerusalem, sinasabi ng bansang Israel, kinalimutan na sila ng Panginoon. Pero ang katotohanan, kailanman ay hindi makakalimutan ng Diyos ang sanggol na siya ang nagluwal. Nanay ba na lumimot sa kanyang anak? May magulang ba na lumimot sa kanyang anak? At ito, hindi ka kailanman makakalimutan ng Diyos. Kahit sandali. The word, kahit sandali. Praise God. Kaya kung ikaw man, meron kang pinagdaraanan ngayon, pakinggan mo ang salita ng Panginoon at ito ang sinasabi niya na kailanman hindi ka iniwan ng Diyos. Kahit sandali, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. At ano ang sinasabi niya sa iyo, kapatid, kung ikaw man, andyan, nagtatampo ka, naranasan mong magtampo sa Diyos at nandyan ka ngayon sa kasalukuyang nagtatampo ka sa Panginoon sapagkat sinasabi mo, nakalimutan ka niya. Ito ang pahatid na salita ng Panginoon. Paano kita kakalimutan? Nilagay ko ang kamay, ang pangalan mo, in-engrave ko, inukit ko mismo sa aking mga kamay. Paano kita kakalimutan? Paano nga naman pala tayo kakalimutan ng Diyos kung ang buhay natin, kung ang pangalan natin ay inukit ng Diyos sa kanyang mga palad? Kung inukit ng Diyos ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, sa kanyang palad mismo, kung ano ang pangako ng Lord sa gitna man ng iyong kahirapan at pagtitiis, sabi ng kanyang salita, mag-rejoice ka na. Rejoice. Magalak ka sa gitna ng iyong pagtitiis. Bakit ka kailangan magalak sa gitna ng pagtitiis mo? Kapatid, nakaukit ang pangalan mo sa kamay ng Panginoon. Wala kang dapat alalahanin. Wala kang dapat, kapatid, na ipag-alala sapagkat sabi ng kanyang salita, kung ang ibon hindi naghahanap buhay, binubuhay ng Panginoon, ikaw pa kaya na napakahalaga sa kanya? Ikaw na napakalaga sa Diyos na sinasabi niyang hinding-hindi kanya malilimutan. Ikaw na inaalala ng Lord, ikaw kapatid na kinakausap ngayon ng Panginoon at sa gitna ka man kapatid ng iyong kahirapan, tandaan mo, merong Panginoong Jesus na kailanman nangako sa iyo na hindi kanya
bibitawan. Pangako niya yun eh. Naka-engrave ka pa, bibitawan ka ba? E di kahit na ang kamay ng Panginoon ay nakabukas ang kanyang kamay, hindi ka mawawala diyan. Bakit? Kasi naka-engrave ang iyong pangalan ay nakaukit. Paano mo maaalis yung pag inukit na yan? Iniukit na sa kanyang palad. Gaano tayo kamahal ng Diyos na maging ang pangalan natin iniukit niya sa kanyang palad? Gaano ka pinapahalagahan ng Panginoon? Kung ang Diyos, grabe, labis ang pagpapahalaga sa atin, gaano mo rin pinahalaga ng Panginoon? Ano yung maaaring sabihin mo rin sa Panginoon na nagdaramdam ka ngayon, na sinasabi mo na masama ang loob mo, na sinasabi mong kinalimutan ka ng Panginoon, kapatid, naririnig mo ngayon, paano mo sasabihin hindi ka inaalala ng Panginoon sa gitna ng iyong pagtitiis, pagpapagal, sa gitna ng ikaw na pe-persecute, magpasalamat ka sapagkat ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo ay mga pangako ng Diyos, totoo, no? Sa bawat sandali, yung mga pangako na yan ay para sa iyo, para sa atin yan. Bakit? Saan siya nakipagtipan? Nakipagtipan siya sa bayan niya at tayo ay kasama dun sa tipanang yun sapagkat naiugpong tayo. Saan? Sa kanyang puno, tayo ang sanga. Praise God. Kaya nga, anong sinasabi? Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabi, ipagmamalaki mo sila balang araw. Wow! Sinasabi niya, ako si Yahweh, ako si Yahweh, ako si Yahweh, ang Diyos na buhay. Buhay po ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Buhay po ang Diyos na nangangako sa atin. Buhay ang Panginoon na nagsasabing gagaling ka. Buhay ang Diyos na nagsasabing naaalala kita. Inaalala ko ang iyong kalagayan. Hindi kita iiwan sa gitna ng iyong kalagayan, sa gitna ng iyong pagdurusa. Hindi kita nakakalimutan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Ito ang Diyos. Ang Diyos natin ay hindi siya Diyos na pabaya. Siya ay Diyos na mapagkalinga. Kaya sabi ng kanyang salita, no? Casting all your cares to me because I cares for you. Ibigay na natin sa kanya ang lahat ng ating mga dalahin. Cares of life, lahat ng dalahin mo sa mundong ito, dalahin mo sa buhay mo, dalahin mo sa sakit mo, dalahin mo, kinakaharap mo, ang mabuting balita, sabi ng kanyang salita, hindi kita nakakalimutan, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong usapin, ang lahat ng iyong kabigatan, ibigay mo na sa akin maging ang problema mo, sapagkat ako ang Diyos na nag-aalala sa iyo. Gaano ka katinding nag-aalala? May pinag-aalala ka ngayon, ang tindi ng pag-aalala ng Diyos, ang tindi kung paano kumakalinga ang Panginoon. Balikan mo ang salita ng Panginoon. Sabi ng kanyang salita, Jerusalem, ang salita na to ay para sa kanyang mahal na bayan. Sino yung bayan niya, ang Jerusalem? Pinili niyang bayan. At sino yung mga iniligtas niya? Today is the day of salvation nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon ang kanyang mga piniling iniligtas upang ang kaligtasan ay ating matamasa upang sabihin sa ating lahat na ang Panginoong Hesus ay kanyang ibinigay upang ipaalala sa iyo na kahit anuman ang kahirapang pinagdaraanan mo, meron. Hindi niya ipinagkait, ano? Sa Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Hindi raw ba niya kayang ibigay ang mabubuting bagay sa ating mga buhay? Anong dapat mong ipag-alala? Eh si Jesus, hindi niya ipinagkait sa iyo. At sino ang nakakaunawa ng lahat ng ating kahinaan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At anong dapat mong ipag-alala kung ang Diyos ay nag-aalala sa iyo? Siya ang nagsasabi na ikaw, ang pangalan mo ay kanyang iniukit sa kanyang palad. Anong sinasabi ng Lord? Kung ano ang kanyang ipinangako saan sa Israel ay ipinangako niya rin sa atin sapagkat ang
ang verse na to, this verse is talking to his servant. Who is his servant? The Messiah, telling him what he, God the Father, will do for Israel through him. Praise God. Hallelujah. Pinangako ito ng Diyos sa kanyang bayan. Ipinangako ng Diyos ito saan? Sa kanyang anak. Para sa ating lahat, ang pangako na to ay kanyang tinutupad. At kanino niya ito ibinigay? Sino nag-fulfill ng pangako? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At anuman ang problema mo, kapatid, sabi ng kanyang salita, it is done, it is finished. Diyos ang nagbibigay ng mga salita niya sa atin. Ang salita niya ay ipinagkakaloob niya sa atin ito sapagkat alam niya kung ano ang ating pangangailangan. Ang salita niya, ipinangako niya ito sa atin. Ang salita ay ang kanyang anak. Ang salita ay siya mismo, ang Diyos mismo. At kung anuman ang iyong suliranin ngayon ay kaya ng Panginoon na ikaw ay kanyang pagpalain. Hindi nagbabago ang puso ng Panginoon. Hindi nagbago kailanman. Siya ang Diyos na hindi nagbago. Hindi siya nagbago sa kanyang mga salita. Kahit ang tao, tingnan mo, no? Kahit ang tao ay makasalanan, ang tao ay nagkasala, hindi nagbabago ang puso ng Panginoon upang ang tao ay kanyang iligtas. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi nagbabago ang magagawa ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos na kung anuman yung mahirap sa atin ay madali lang sa Panginoon. Ang Diyos na nangako, ang Diyos, He is the God. He's the way maker. He's the promise keeper. Siya ang Diyos na he's nagkikip ng kanyang pangako sa bawat isa sa atin. At yung pangako niya na yan, kapatid, sino ka man, ano man ang iyong kalagayan, ang pangako ng Diyos, God promises to restore us. Pangako niya to sa bayan niyang Israel. Pangako niya sa promise lang niya to sapagkat kapatid, itong pangako na to ay ating tatamasahin. Bakit natin natatamasa? Kasi nakakonect tayo. Saan? Sa kanyang bayan. Sinong piniling bayan? Israel. Sinong nakakonect? Lahat ng mga tao na nananalig, naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay tatamasa ng mga bagay na natatamasa ng bayang Israel. Lahat ng mga pangako na yan, ay tayo ay tatamasahin natin yan. Lahat ng mga salita na to, tatamasahin ng mga tao na nananalig at nananampalataya kay Kristo. Kaya nga kapatid, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong katatayuan ngayon, paniwalaan mo ang pangako ng Panginoon ay ito'y ginanap ng kanyang bugtong na anak at ito'y dadalihin niya sa iyo. Dadalihin niya sa iyo. Sapagkat hindi kanya nakakalimutan. God has not forgotten us. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. At siya ay nagsasalita. Nagsasalita siya. Nagsasalita siya ngayon kung anong nangyayari sa bansang Israel. Nagsasalita siya. Nagsasalita. Kailangan tayo talagang magbantay. Kailangan tayong maghanda. Kailangan nating ihanda ang ating mga buhay. Sino ang babalikan ng Panginoon? Sino ang babalikan niya ang kanyang bayan? Sino yung kanyang mga babalikan? Ang kanyang mga anak? Sino yung kanyang babalikan? Yung mga taong kanyang napangakuan ng kanyang tipan? Sino yung mga tao na yon? Yung mga taong nakipagtipan sa kanya? Sino yung kanyang babalikan? Yung mga tao na kailanman ay hindi niya nakakalimutan. Those people na naka-engrave ang pangalan sa kanyang mga palad. Yung mga tao na nandoon sa kamay ng Panginoon. Those people who trust Him. Hindi tayo, kapatid, kailangang matakot sapagkat ang Diyos ang nagsasabi na anuman ang mangyari sa mundong ito, ang Diyos ang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Ang Diyos na nangako sa
kanyang bugtong na anak, na ang anak na nangako din sa atin ay Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Kaya kung ano man ang iyong kalagayan ngayon, ano ang sinasabi ng kanyang salita? Sing for joy, O heavens, and exult, O earth, break forth, O mountains, into singing, for the Lord has comforted His people and will have compassion on His afflicted. Pangako ito ng Panginoon dahil sabi niya na hindi niya ipo-forsake ang tao. The Lord has forsaken me, my Lord has forgotten me. No, never, kailanman hindi niya makakalimutan ang pangako niya noon, ngayon, at magpakailanman. At bahagi tayo ng mga pangako na yan. Mga kapatid, maniwala ka that we are, tayo ay bahagi ng mga pangako na yan, na kung anong pangako niya sa bayang Israel, lalo ngayon, sino ang tagapagtanggol ng bayang Israel? Walang iba kundi ang Diyos. Sino ang nasa naka-engrave sa kamay ng Panginoon? Walang iba kundi ang bayang Israel. Kapatid, salamat sa Panginoong Jesus sapagkat Siya ang Diyos na nagkaloob din nito sa atin na tayo mismo ay nasa Kanyang palad. Huwag kang tatalon sapagkat nasa kamay ka ng Panginoon. Ikaw kapatid, may nararanasan ka bang kahirapan mo ngayon? Humaharap ka ba sa matinding problema mo, sa matinding pagsubok mo? Nakakaranas ka ba ng matinding pagtitiis? Nape-persecute ka ba? Nakakaranas ka ba ng iba't ibang uri ng problema? May karamdaman ka? Ang tagal na yung karamdaman mo na yan? Napapahirapan ka ng karamdaman na yan? Ang tagal na yung problema mo na yan? Ay pinapahirapan ka ng problema mo na yan? Kapatid, anong dapat natin gawin? Bumalik tayo sa salita ng Panginoon that God has not forsaken us. Balikan mo yung pangako ng Panginoon that He never leave us and He never forsake us. Balikan natin ang pangako ng Diyos sapagkat ano ang sinasabi niya, walang ina na lumimot sa kanyang anak na kanyang iniluwal. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. At kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Wow! Pangako yun! Praise God! Kaya ano ang dapat mong gawin? Wala kang ibang gagawin kundi bumalik sa Diyos na hindi lumimot sa'yo. God will never forget you. Anuman ang iyong katayuan ngayon, God will not forgotten you. Hindi kanya kinakalimutan. Anuman yung hirap na iyong nararanasan, kasama mo ang Diyos sa pagtitiis mo. Kasama mo ang Diyos sa kahirapan na iyong nadaraanan. Kasama mo ang Lord at ang Diyos mismo ang nangangako, kino-comfort niya ang kanyang mga anak na nasa gitna ng kanyang pangangailangan. Kino-comfort ng Lord ang bawat isa sapagkat Diyos siya. At mananatili siyang Diyos at walang kapantay na Diyos. Why? Because God is infinite. Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. God is always giving you His complete, undivided attention. Kailangan mo ba ng attention? Kung paano? Kung babalikan natin yung bulag si Bartimeo, nakuha ng ni Bartimeo yung atensyon ng Panginoong Jesus nung panahon na si Bartimeo ay sumigaw. At ano ang kanyang isinisigaw? Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Nakuha niya ang atensyon ng Panginoon. Kahit ano pa ang gawin ng mga tao sa paligid, pinapatigil siya, pinapahinto siya, dahil ang dating sa kanila, distracted yung pagsigaw niya. Pero hindi nagpapigil si Bartimeo. Anong ginawa niya? Mas lalo siyang sumigaw at nakuha niya yung atensyon ng Panginoon. Dahil nakuha niya ang atensyon ng Lord, ng inutusan ng Panginoon, ng kanyang mga disipulo, dalhin niyo sa akin yung tao na yan. And God is asking you para sabihin sa iyo,
na hindi ka nakalimutan ng Lord sa gitna man ng iyong pinagdaraanan. Siya ngayon ang nagtatanong sa iyo, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? At ano ang sagot ni Bartimeo? Gusto kong makakita. Ano ang gusto mo? Sabihin mo ngayon sa Panginoon, ano yung ipinag-aalala mo? Ano yung problema mo? Ano yung mga bagay na nagbibigay takot sa iyo? Napapagod ka na, wala ka ng kapahingahan, hindi ka makatulog sa gabi, hirap na hirap ka sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, sambitin ng labi mo, ikumpisal mo anong kailangan mo sa Diyos, sapagkat may Diyos na kailanman ay hindi lumimot sa iyo. Hindi ka nakalimutan ng Lord. Hindi ka niya nakakalimutan. At ibibigay niya ang attention niya sa iyo. Hallelujah. Paniwalaan mo ang attention na hinahanap mo at kung paano niyang ibinigay yung attention na to kay Bartimeo ay ibibigay din niya sa iyo. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo. Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos alam niya kung paano kanya i-comfort. He's the God of compassion. He's the God of mercy. He's the God of love. And He's the God of care. Ito ang Diyos. Siya ang Diyos na nakararamdam ng iyong nararamdaman. Siya ang Diyos na kasama kanya sa gitna ng iyong kagipitan. Siya ang Diyos na nandiyan ka man sa panahon na nag-struggle ka. Andiyan ang Panginoon. Meron ka mang issue ngayon. Wala kang hanap buhay, kapatid, wala kang pagkukuhanan, maraming issue sa buhay mo. Ito sinasabi ng Panginoon, hindi ka niya nakalimutan at ikaw ang gusto niyang tulungan sa umaga, sa hapong ito. Gusto ko niyang tulungan, anuman ang kinakaharap mong kaso, anuman kapatid, yung pinagdaraanan, remember, God has not forgotten you. Hindi ka kailanman makakalimutan ng Panginoon. He is remembering you. He is also remembering your family. Mag-focus ka ngayon sa kung ano ang gusto ng Panginoon at kung anong hinahanap mo. Maghanap ka ng hinahanap ni Bartimeo. Si Bartimeo, ang isinigaw niya, kagalingan niya, ang isinigaw niya ay ang kahabaga ng Panginoon, yan ang kailangan ng mundo ngayon. Ang isigaw natin, pare-pareho, ay ang kahabagan ng Diyos sa bayan niyang Israel. Ang kahabagan ng Diyos sa lahat ng mga bansa, bansa sa bansa. Ang kahabagan ng Panginoon na huwag niyang makalimutan ang bayan niyang Israel. Na huwag niyang makalimutan yung mga nakaupong sa bayan niyang Israel. Huwag niyang makalimutan kung ano yung ginawa ng kanyang anak na si Jesus na tayo ang kanyang babalikan. Na huwag makalimutan ng Panginoon at alalahanin niya kung ano ang ating mga kalalagayan ngayon. Alalahanin ng Panginoon kung ano ang kalagayan mo ngayon at kung ano ang iniiyak mo ngayon. Kung ikaw man ay nandyan, umiiyak ka ngayon, nagdaramdam ka ngayon, sapat ang salita ng Diyos. Dahil ang kanyang salita na binababa niya sa iyo ngayon ay kagalingan mo. Ang salita, kapatid, na iyong naririnig ngayon ay kalayaan ng iyong buhay. God will deliver you this afternoon. God will deliver you. I-deliver ka niya, palalayain ka niya sa iyong pinagdaraanan. Umiiyak ka man ngayon, papawiin ng Diyos ang anumang luha sa iyong mga mata. At iko-comfort ka ng Panginoon at sinasabi niya sa iyo na hindi ka niya nakakalimutan. Kino-comfort ka ngayon ng Diyos na ang Diyos mismo ang nagsasabi na ito ang araw. This is the day of His favor. This is the day of His salvation. This is the day of His deliverance. This is the day of restoration. This is the day of healing. This is the day, dahil sabi ng kanyang salita, I will forgive all your sins. I will deliver you in all your troubles. And this is the day that the Lord
has come. Let us rejoice and be glad sapagkat may ginagawa ang Diyos. At kung paano ipanalangin natin ang bansang Israel, may ginagawa ang Diyos ngayon sa bayang Israel, may ginagawa ang Panginoon. At hindi, kapatid, titigil ang Panginoon na gawin ang gusto niyang gawin sapagkat may ipinangako siya sa kanyang bayan. May pinangako ang Lord sa ating mga buhay. Kahit anong dapat nating gawin, set our hearts on His promises. Anong dapat mong gawin ngayon? Set, ibigay mo ng buong buo ang puso mo sa mga pangako ng Panginoon. Set mo yan. Ibigay mo yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat kapatid, pag ibinigay mo ang puso mo sa pagtitiwala mo sa Panginoon, yes, trust His promises. Set our hearts on His promises. At tiyak, ano ang gagawin ng Lord sa atin? Babalikan natin ang kanyang mga sinasabi. He will strengthen us. Open our heart to His promises. Open our heart to His word. Open our heart and set our heart to His promises. Dahil palalakasin ka niya. Praise God. Pagagalingin ka niya. Ipoprovide ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Palalayain ka ng Diyos sa iyong kaguluhan at isasatisfy ng Panginoon ang iyong pangangailangan. At ano ang gagawin mo? Praise God. Una, set your heart to God's promises. Pangalawa, wait for Him. Bantayan mo. Wait. Maghintay ka sa ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Sa paghihintay mo, may puso ka na nag-e-expand, nag-e-expect sa gagawin ng Lord. At anong gagawin mo? Look up to Jesus sapagkat ipufulfill ng Lord ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Kung sa tingin mo ang dilim, sa tingin mo ay wala kang nakikita, kapatid, hayaan mo ang iyong pananampalataya. Faith is now. Mag-activate ang iyong pananampalataya. Hindi mo man yan nakikita, hindi mo man pa yan nahawakan, pero naniniwala ka sa mga pangako ng Panginoon. Anong dapat mong gawin? Mag-focus ka sa Lord. Maghintay ka sa gagawin ng Panginoon. At isang araw, ano ang gagawin ng Diyos? Hindi ka na mananatili sa kahirapan. Hindi ka mananatili sa wheelchair. Hindi ka mananatili sa karamdaman mo. Hindi ka mananatili, kapatid, sa iyong pinagdaraanan sapagkat ang Diyos ang magpapalaya sa'yo. Oh, thank you, Jesus. Sasabihin mo talaga, Lord, salamat. Ako ay pinalaya mo sa oras na ito. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat hindi mo ako nakakalimutan. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat Ikaw ang Diyos na yumayakap sa akin. Ikaw ang Diyos na nagko-comfort sa akin. Salamat, Panginoon. Ako ay nagtitiwala sa iyong mga pangako. Ako ay maghihintay, Panginoon, sa iyong mga pangako. Maghihintay ako. Maghihintay ako sapagkat ang pangako mo, Panginoon, ay iyong tutuparin. This is the day of your salvation. This is the day of your favor. Ang favor ng Panginoon, ibibigay niya. And this is the time that God will help you, God will answer your prayer, and God will restore you. And this is the day na ang Panginoon ay tutulong sa bawat isang humihingi ng tulong sa Kanya. Salamat, O Diyos, sa oras na to, pinagpala mo ang daily life sharing. Ikaw ang Diyos, God cared for you. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, Diyos na mapagpatawad. Siya ang Diyos na ililigtas kanya sa panahon ng iyong kaguluhan. At salamat sa Lord sapagkat, kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo kinakalimutan. And do not let the grace of God be received in vain. Huwag kang papayag na pag tinanggap mo ito ay babaliwalain mo lang. Kailangan maniwala ka, tanggapin mo yan. Bigyan mo ng halaga, value. Pagbigyan mo yan, no, naghintay ka na, ipinokus mo na rin, andyan ka na, huwag mong ilalagay
sa walang kabuluhan yung mga bagay na naririnig mo. Do not let your faith be weakened by adversity. Do not let your life by thinking God has left you. Huwag kang mag-iisip na sa gitna ng iyong paghihintay, huwag kang papayag na dayain ka ng iyong damdamin. Huwag kang papayag na dayain ka ng isip mo. Huwag kang papayag na ang pananampalataya mo ay humina dahil sa mga pagsubok na nararanasan mo. Do not fail to wait for the Lord and trust in His promises. Do not think that God has forgotten us. Do not think. Sapagkat pag tayo nag-iisip ng ganyan, binabaliwala natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Hold on to the promises of God. It is part of His grace to us who believe. At pangako niya, di kanya iiwan, di kanya pababayaan. Pangako ng Panginoon na pasasaganain kanya. Pangako ng Diyos, kapatid, na sa gitna ng iyong pagtitiis ay hindi kanya iiwan. Mga bagay na iyong kinakaharap, ang pangako ng Panginoon, ang iyong panghawakan na ang espiritu ng kaluwalhatian ay ipinagkakaloob niya sa iyo, ang espiritu ng Diyos ay sumasa iyo at ang pangalan ng Panginoong Hesukristo ay sumasa iyo. Hindi lang 'yon, ini-grave pa ang pangalan mo sa kamay ng Panginoon at ano sabi ng kanyang salita, no one will snatch us in the hands of God. Walang sino man makakaagaw sa atin saan? Sa kamay ng Diyos. Bakit ka pa maaagaw e naka-engrave na ang pangalan mo saan? Sa kamay ng Panginoon. At bakit ka pa matatakot kung ang pangalan mo ay nakatala na sa aklat ng buhay? At bakit ka pa matatakot dahil sinasabi ng kanyang salita na ang Diyos ay sumasa atin? Bakit ka pa madidismaya? Sinasabi niya, ako ang Diyos. At bakit ka pa manghihina? Sinasabi niya, palalakasin kita. At ano ang gagawin mo? Sabi ng kanyang salita, tutulungan kita. And I will uphold you in my righteous right hand. Ang daming pangako. Ang dami niyang kapahayagang sinabi sa iyo ngayon. Ano man ang iyong mga dalahin ngayon, dahil sa puso mo ay ikaw ay sumunod at yung mata mo, ang iyong pananaw, ang iyong puso, ang buhay mo ay sinet mo sa pangako ng Panginoon at hanggang ngayon naghihintay ka, huwag kang mainip sapagkat may ginagawa ang Diyos sa iyo. Pangako niya ay kanya tong tutuparin at yung mga pangako na to ay maaasahan natin. May katiyakan sa lahat ng pangako ng Panginoon, may kapanatagan sa puso ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon sapagkat siyang nagsasabi, ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabing ipagmamalaki mo ako balang araw. Salamat, hold on to the promises of God. Aming Diyos, salamat. Sino man yung mga nanonood ngayon sa daily life sharing, narinig ang iyong mga salita, narinig ang mga pangako mo, Panginoon, sino man yung mga taong may pag-aalala, sino man yung mga taong may kinakaharap, may pagtitiis, may pagdurusa, may paghihirap na nararanasan. Salamat, Panginoon, sapagkat dumaraan man ang mga tao sa mga ganitong mga bagay, walang ibang Diyos na magtatanggol, walang ibang Diyos na papanig sa mga taong ito kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, walang ibang Diyos maliban sa iyo. Kaming lahat ay lumalapit sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos ang magliligtas sa amin. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa at walang ibang Diyos maliban sa iyo. Salamat sa iyong katapatan sa lahat ng iyong mga pangako. Ang pangako mo, Lord, ay sinasabi mo ay tapat, ang pangako mo ay hindi magbabago at ang pangako mo ay tutuparin mo ito sa lahat ng mga taong umaasa sa iyo, ang mga tao na nag-focus sa iyo, mga taong naghihintay sa iyo at sabi mo, Lord, tutuparin mo ang lahat ng iyong pangako at tunay, Panginoon, na sinasabi mo lahat ng
tao ay luluhod sa iyong harapan at mga ngakong sila rin ay magtatapat sa iyo. Salamat sa iyong mga salita. Lord, may mga tao mang nakakaranas ngayon ng kabiguan, hindi mananatili ang tao sa kabiguan, marami mang mga bagay na nakakadismaya, na naranasan ng tao, tapat ka, Panginoon, na nagsasabing ikaw ang Diyos namin. Salamat, Lord, sinuman yung mga taong merong karamdaman, pangako mo na ang taong ito na pinararating mo ang iyong salita ay pagagalingin mo. Sino man yung mga tao, Panginoon, na may kaguluhan ay ililigtas mo, ipagtatanggol mo. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng daily life sharing na walang ibang aasahan kundi ang mga pangako mo. Pagpalain mo ang buhay ni Pastor Dong, ang buhay ni Pastor May, ang buhay ni Jadidia, si Obadiah, Lord, si Hadasa, ang buong sambahay ni Hadasa, salamat sa kagalingan, Lord, ng kanyang anak, pagpalain mo maging si Lydia. Lord, salamat, pagpalain mo ang daily life sharing, ang lahat ng mga kamanggagawa sa daily life sharing, ang lahat ng mga pastor, anuman, Panginoon, ang mga bagay na aming kinakaharap, Lord, sa'yo ay may katiyakan. Sa'yo, Panginoon, ay merong katiyakan ng aming paghihintay na ang lahat ng ito ay sinasabi mo na hindi ka lumilimot sa aming mga buhay. Pinagpala mo, Panginoon, ang bawat isa, pinagpala mo sila ng kagalingan, pinagpala mo sila ng pinansyal, pinagpala mo sila ng kapayapaan, pinagpala mo sila ng kaginhawahan ng puso at isipan at sino man yung mga tao, Lord, na ipinaparating mo ngayon na hindi nakakatulog, nakakaranas ng insomnia, nakakaranas ng migraine, nakakaranas ngayon ng lagnat, ng ubo, ng sipon, Lord, salamat sa kagalingan, idinadali mo sa kanilang mga buhay, nakakaranas, Panginoon, ng chest pain. Yung kanyang puso, ikaw na nanonood, nakakaranas ng hindi normal na pagtibok ng puso mo, tanggapin mo ngayon ang kagalingan ay dinadaloy ng Diyos sa iyo. Nakakaranas ka na yung bilis ng tibok ng puso mo, tanggapin mo ang kagalingan. Ikaw, kapatid, na may bukol sa iyong lalamunan, tanggapin mo ang kagalingan. Pinapalis ng Diyos ang bukol na yan sa iyong lalamunan. Ikaw na may bukol dito sa magkabila ng leeg mo, pinapawi ng Panginoon ang karamdaman na yan, at ikaw na baba at taas ang diabetes mo, ang kagalingan ay binibigay ng Panginoon sa iyo. Tanggapin mo yan, pangako ng Diyos sa iyo yan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus, may katiyakan. May katiyakan ang kanyang pangako sa ating mga buhay. At ikaw, kapatid, na nahirapang tumayo at nahirapan kang lumakad, hallelujah, sa oras na to ay pinapalis ng Panginoon anuman yung mga bukol-bukol na mga ugat na yan na nag-block sa iyong mga paa, sa pangalan ni Jesus ay pinapawi ng Panginoon at ikaw ay makakalakad ng maayos. Salamat, maging ikaw ng mata mo ay may problema, nagka-cloudy yan, pinapalis ng Lord ang anumang mga sakit na yan sa iyong mga mata, maging sa iyong tenga, ang tenga mo, kapatid, ay nagri-ring siya, may ringing na naririnig ka sa oras na to, pinagagaling ka ng Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sapagkat pag-aari mo kami, hindi kami pag-aari ng karamdaman, hindi kami pag-aari ng mundong ito, pag-aari mo kami, Panginoon, kahit nararapat lamang na kami ay lubos na magtiwala sa iyo. Saan man naroroon ang iyong mga anak, saan man naroroon, Lord, pinapaalala mo si Pastora Maricel, si Pastor Peter. Salamat, Lord, anuman ang mga kanilang kinakaharap, anuman yung mga transaksyon nila, ikaw ang Diyos ang magpapala sa kanila, maging sa buhay, Panginoon, ni Kuya Marlon, ng lahat ng aking mga kapatid at lahat mga pamilya ng iyong mga lingkod na nanonood ngayon, silang lahat ay lubos mong pinagpala. Pagpalain mo rin ang buhay ni Gabby, pagpalain mo rin ang buhay ni Ria, Panginoon, napakabuti ng puso ng iyong mga lingkod. Salamat sa kanilang katapatan. Tunay, Panginoon, kung wala sila, walang makagagawa ng mga bagay na ginagawa nila. Pagpalain mo, Lord, ang ministry na nilagay mo sa kanila, at naniniwala po ako, lahat ng kanilang itinanim sa ubasan mo ay aanihin
nila, Panginoon. Salamat sa biyaya ng buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa iyong mga salita, salamat, Panginoon, sa programang Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. To God be all the glory. Bye-bye. Marami pong salamat.